video natin ngayon. Magandang hapon, magandang umaga, magandang gabi sa inyong lahat. Saan man kayo sa buong mundo. Welcome back po dito sa ating channel, The Wealthy Saver. Sa topic na ito, sa video nito, pag-uusapan natin yung mga ilang magagandang negosyo sa panahon ng krisis. So, ano ang mga ito? Magbigay tayo ng mga halimbawa tulad ng pagtitinda ng mga pagkain tulad ng mga itlog, ng manok, pugo, balot. So, maganda lahat ibenta mga to. Dahil ang balot, itlog, necessity yan at kailangan ng kahit sinong tao, bata, matanda, lahat nangangailangan ng balot at maganda sa katawan ang balot o kahit anumang itlog. Pwede natin ibenta to kahit alin dyan o lahat na malaking kitaan dyan. Umili ka sa mga supplier o sa palengke. Siyempre, ayusin mo ito, ilagay mo ito ng maayos at ilagay sa tamang lagayan. At pagkatapos ng mga yan, pwede mong ibenta. Pwede kang gumawa ng pastil sa harapan ng bahay mo or pwede mo rin ibenta sa online or maglagat or pumuesto sa isang lugar. Tiyagaan lang ito at sipag at diskarte. So, malaki ang kitaan dito dahil kahit na mahirap sa umpisa, pero pag nasanay ka na, magiging madali na ito ang pagtitinda ng itlog o kahit balot penoy. So, isa yan sa mga magandang negosyo. Pangalawa ay ang pagtinda ng bigas o rice. Kahit anong krisis, sakuna, pandemya, hindi mo mapipigilan ang mga taong gustong kumain ng kanin. Kahit na maraming pwedeng ipalit sa bigas tulad ng mais, kamote, kalabasa, lalaga lang ang mga ito. Salt ka na sa maghapon. Pero talagang marami pa rin kumakain ng bigas kahit sa ibang bansa, lalo na yung mga Pilipino. So, importante ang bigas talaga eh. So, hindi natin maiiwasan na bumili ang mga tao dahil gusto ng mga tao ito. Ang bigas ay staple food natin yan. So, talagang hindi ka rin malulugi dito kung marunong kang mag-handle dito. So, ang pangalawa ay ang pagtitinda ng bigas. So, pumunta naman tayo sa pangatlo, ang pagtitinda ng mga gulay o prutas. Yes. Gulay o prutas. Kahit ano, kamatis, sitaw, kechay, mangga, kahit anong gulay o prutas. Basta pagkain, mabenta yan. Sulit yan. Mabenta ito lalo na dun sa mga nasa Metro Manila na walang time pumunta sa mga market. So, po naka-quarantine, hindi na nila itong ibenta through online. I-deliver na lang sa mga karatig na lugar. So, magtinda ng gulay at prutas. Kung may kapital ka naman, which is ang pangatlo, gawin mo nang sari-sari store. Marami naman pwedeng ibenta kapag may kapital ka. Kahit magsimula lang sa 5,000 pataas, magtinda ka ng mga kahit anong pwedeng itinda dyan, noodles, itlog, bigas. Pag may yan ang mga pwedeng ibenta. So, salamat po sa panonood at mag-subscribe po.